Ito ang kagubatan natin sa taong 2100. Sa panahong ito, full-blown na ang epekto ng climate change, lalo na sa ating mga kalupaan. Makikitang lantad na ang katawan ni Maria Makiling, kalbo na ang malaking forest lands at mga kabundukan. Kaya lumawak na rin ang sakop ng mga desyerto at mga unproductive lands. At dahil sa pagtaas ng sea level, lubog na rin sa baha ang ibang mga kalupaan. Ilan lang ang mga ito sa epekto ng climate change. This time, I'll be showing you how we can mitigate and adapt to the changing climate and not end up like this in the future. Back in the 1900s, wala pang comprehensive policies about the protection of the environment. Una, wala pang konsepto ng climate change noon dahil ito lang nakaraang mga dekada ito na bigyang pansin at napag-aaralan ng mga tao. Pangalawa, developing pa ang mga bansa noon at di pa lumulobong populasyon ng tao. Kaya kakaunti pa ang lupa ng ginagawang sakahan, syudad at mga lugar for other human activities. Back then, we were not conscious that we are rapidly degrading and denuding our forest resources. Mahigit kalahati ng total land area ng Pilipinas ay nababalot ng gubat noong 1930s. Pero sa paglaon ng mga taon, ang mga sakahan, tirahan, logging at kaingin at maging forest fires ay sinakop ang napakalawak na kagubatan. Bumaba ang forest cover natin from 57% in 1930s to just 23% in 2010. Katumbas na lang ito ng 6.8 million hectares na kagubatan. Ang mabilis na pagkaubos ng gubat ay nagiging sanhi rin ng climate change. Anong halaga nito sa'yo kung di ka naman nakatira sa gubat? Makinig ng mabuti at i-explain ko ang halaga nito sa'yo. Tropical rainforest ang klase ng kagubatan sa Pilipinas. Kahit hindi kasing laki ng Amazon ang mga kagubatan sa Pilipinas, ito naman ang isa sa pinakamayaman sa biodiversity. Naniniraan sa Pilipinas ang 70% ng flora at fauna species sa buong mundo, at marami dito ay sa bansa lang matatagpuan. Lumilipad sa mga kagubatan natin ang pinakamalaking agila sa buong mundo at ang pinakamalaking paniki. Sa mga kagubatan din natin matatagpuan ang pinakamaliit na primate sa buong mundo. Matatagpuan din sa bansa ang pinakamalaking species ng bulaklak. Hindi lang biodiversity natin ang umaasa sa gubat. Pinakahumaasa dito ay ang mga tao. Bakit kamo? Kailangan ng mga tao ang gubat para sa pagkain nito. Maliban pa dyan, sa gubat din tayo maasa ng tubig na maiinom at pangkabuhayan. Di lamang sa pag-harvest ng mga prutas, gulay at kahoy, ngunit pati na rin sa iba't ibang ecotourism activities na dulot nito. At higit sa lahat, ang mga gubat din ang una nating panangga sa climate change dahil nag-absorb ito ng atmospheric carbon. Mainam din ito sa mga climate adaptation upang mabawasan ang landslides at flash floods at mapigilan ang storm surges. Sa madaling salita, kailangan nating payabungin ang kagubatan para sa food security, poverty reduction, environmental stability, biodiversity conservation, and climate change mitigation and adaptation. Kaya naman ng gobyerno, kasama ang iba't ibang stakeholders ito, ay nagpupula ng iba't ibang paraan upang ibalik ang sigla ng ating mga kagubatan. Nariyan ang REDD+, o ang Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries, and the role of conservation, sustainable management of forests, and enhancement of forest carbon stocks. Ang REDD+ ay isang national strategy para mabawasan ang greenhouse gas emissions sa pamamagitan ng pagpipigil ng pagkasira ng mga kagubatan, pag-conserve ng biodiversity, at pagsagana ng pamumuhay. It's also a global initiative to incentivize developing countries, like the Philippines, for protecting their forests. Ito rin ang tumulak sa atin para ma-implement ang iba't ibang reforestation at forest protection programs sa bansa. Dalawa sa eligible activities ng REDD+ ay ang National Greening Program or NGP at Forest Protection Program. Ang NGP ay naglalayong magtanim ng libu-libong puno sa mga lupaing pwedeng tamnan ng mga puno't halaman. Ngayon, ito na ang Enhanced National Greening Program na naglalayong palawigin pa ang nasimulang program sa pagpapayabong ng ating mga kagubatan. As of November 2020, over 2 million hectares of land have been planted on with 1.75 million seedlings.
Pinaigting naman ang pagbabantay at pangangalaga sa ating mga kagubatan ng Forest Protection Program sa tulong ng Lawin System. Sama-sama ang mga kinaukulan at iba't ibang stakeholders, kabilang ang mga komunidad na naging forest rangers na masusing nagbabantay at nangangalaga sa mga kagubatan. At dahil sa Lawin, mas nagkaroon ng real-time reporting na padali ang data analysis at ang pagpatrolya sa mga kagubatan. At dahil sa NGP, Enhanced NGP at Lawin Program, nagkaroon ng 5 million na trabaho at na-employ ang over 700,000 na mga Pilipino. Dahil sa mga pulang ito, ang Pilipinas ang ikalima sa pinakamabilis na bansa patungkol sa reforestation na halos mayroong 200,000 hectares per year. Di pa uli ang lahat. May pag-asa pang yumabong muli ang ating mga gubat dahil saving the forest meant saving lives. Kaya ito dahil kayang-kaya nating sundin ang mga environmental laws and regulations ng ating bansa. Kayang-kaya mong makiisa sa mga programa para sa ating mga gubat. At kayang-kaya mong mabantayan ang mga gubat upang patuloy itong lumango. Tandaan, whatever we plant now generates the forest of tomorrow. Ito ang punla ng pagbabago. Ikaw, anong mas gusto mo? Ang matuyo sa disyerto ng Mount Makiling o magkaroon ng kapaki-pakinabang na kapaligiran?